years ago, iniwanan ni Cassandra si Damian. He was her first everything, her first love. Sa kabila ng lahat, nagawa siya nitong lukuhin at ipagpalit sa ibang babae. Akala niya tuluyan na siyang nakalimot. Mundi silang nagkita ng binata at hindi maitatanggi na nandoon pa rin ang nararamdaman niya sa dating nobyo. And he still want her. May hirap nang ibalik ang isang relasyon. Binasag ng isang pagtataksil. Ngunit, biglang nangyari ang isang trahedya. Matagal nang nararamdaman ni Cassandra na may kalokohang itinatago ang nobyo niyang si Emmanuel. Lalo pang lumakas ang hinala niya nang minsan niya itong nahuli na may ka-SOP sa banyo niya. Nakakasigurado siya na may kinalolokohan itong ibang babae habang may relasyon pa sila. Ngunit kailangan muna niyang kumpirmahin ang hinala bago kumprontahin ito at saka makipaghiwalay. Isang gabi, sinundan niya ang nobyo mula sa pag-alis sa kondo nito hanggang sa pagpunta sa isang bar na kung tawagin ay Paraiso ni Adan. Sinubukan niyang pumasok doon ngunit hindi siya papasukin ng mga bantay dahil isa siyang babae. Dala ng kuryosidad kung anong klase ng lugar ang pinasukan ng nobyo niya, nagdisguise siya bilang isang malanding bading na naghahanap ng ligaya mula sa isang Adan. Matagumpay siyang nakapasok at doon ay napag-alaman niya kung anong klaseng lugar ang napasukan niya. Anak ng 77 puto, isa palang paminta ang nobyo niya at nakita niya itong nakikipag-make out sa isang maskuladong lalaki. Dala ng labis na galit, naisipan niyang sugudin ito. Subalit, hindi pa man siya nakakalapit dito nang harangin siya ng isang matangkad at matipunong lalaki na may makatunaw butong titig. Tila tuod na napako si Cassandra sa kinatatayuan habang dinadama niya ang paggiling nito mula sa kanyang likuran. Inilapit ng gwapong lalaki ang labi sa leeg niya. Hinalikan yun at bumulong. Nanlaki ang mata ni Cassandra kasabay ng marahas na pagbaling sa lalaki. "You didn't tell me pumupunta ka pala sa mga ganitong lugar. Akalain mo yun? Ang ex-girlfriend ko. Suki ng paraiso ni Adan?" After 3 years, muli niyang nasilayan ang mukha ng lalaking iniwan niya na noon. Pinasibad ni Cassandra o mas kilala sa palayaw na kasi ang kotse niya. Ilang araw na silang hindi nakikita ni Damian. Kahit isang tawag ay wala siyang natatanggap mula sa binata at aminado ang dalaga na may kasalanan siya. He was mad at her. It was her fault because she lied to him. Buong akala ng binata ay tumigil na siya mula sa paggamit ng pills. Umaasa na kasi ito na sa loob ng 1 taon na pagsasama nila, sa ilalim ng 1 bubong ay magkakaanak na sila. Live-in partner pa lamang sila ni Damian, pero pinagpaplanuhan na nila ang pagpapakasal. Kahit simpleng kasalan lamang ang mangyari, ay ayos na sa kanya. But it seems that Damian has a bigger plans. Nalaman na lamang ni Cassie na pinag-iipunan nito ng husto ang kasal nito. She has no problem with that. If he wants a big wedding, then siguro mas matutuwa siya. Dahil sa dinami-dami ng mga babae na kakagusto dito, siya ang babaeng napili nito para iharap sa altar. Isa lamang siyang simpleng babae na nag-aaral noon sa isang university kung saan nakilala niya si Damian. Si Damian na kinilala bilang isang palikero na halos lahat ng magagandang babae sa universidad na pinapasukan nila ay naangkin na nito. He was a player. Isang lalaki nagmamay-ari na isang pares ng pang-akit na asul na mata na halos matunaw siya sa tuwing tititigan siya na mapang-akit na titig. May lahing banyaga ang binata kaya ganoon ang kulay ng mga mata nito. Until now, she can't imagine how she stole his heart. How she made him fall in love with her. Bahagya siyang napangiti ng maalala ang lagi nitong sinasabi sa kanya tuwing tinatanong niya ito tungkol sa bagay na yun. "Wala akong nakikitang rason para hindi ka mahalin, Cassie. You are the only woman that could make me feel crazy in love. You're the woman that I want to spend my life with. Mahal na mahal kita. Yun lang ang paniwalaan mo." Hindi niya maikakaila sa sarili na nararamdaman niya kung gaano siya kamahal ni Damian. Lagi itong naroroon sa tabi niya. Kung nililigawan siya ng binata noon, kahit saan siya magpunta ay nakasunod ito. Pumunta pa nga ito sa bahay ng kanyang mga magulang para ligawan siya at nagsasabi pa ito sa daddy niya kung gusto siya nitong ilabas. Kahit papaano naman ay gusto rin ito ng magulang niya para sa kanya at hindi siya pinagbabawalan.
hanggang sa tuluyan na din siya nitong napasagot at naging magkasintahan na sila. Almost 6 years na ang relasyon nila ni Damian. Hindi niya akalain na magtatagal sila. Dahil noong bago pa lang sila ay madalas silang nag-aaway dahil sa mga babae na patuloy pa rin na naghahabol dito. Naalala pa ni Cassie ang isang tagpo kung saan hinarang sila ng isang maganda at sopistikadong babae habang naglalakad sila sa luneta. Hindi daw nito matanggap na sa isang tulad niyang walang dibdib na punta si Damian. Abat ang walang hiya kung makalait sa mga flat-chested. Akala mo hindi kapit sa push-up bra. Pinag-awayan din nila ni Damian ang babaeng yun. Pinalalabas pa ng babaeng yun na nang-agaw siya dahilan para mapahiya sa ibang tao. Kalaunan, nawala na din siya ng pakis sa mga babaeng naghahabol sa nobyo niya. Hindi naman siguro maiiwasan sa isang relasyon na may umepal. Ang mahalaga ay buo ang tiwala niya sa lalaki na hindi ito magloloko sa kanya. Iyon siguro ang nangungunang sangkap kaya tumagal sila ng binata. Napawi ang ngiti niya nang biglang maalala ang dahilan kung bakit halos isang linggo na silang hindi nagkikita ni Damian. Nagsimula yun na aksidenteng maiwanan niya ang pills niya sa bathroom. Nakalimutan niyang naiwan niya yun doon at nang makita nito yun ay galit na kinumpronta siya nito. Bakit gumagamit ka pa nito? Hindi ba pinag-usapan na natin na titigil ka na sa paggamit ng pills? Ngayon niya lamang nakita na galit ang lalaki. Parang kulay asul na apoy na nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Napalunok si Cassie. Damian, magpapaliwanag ako. Sinubukan niyang lumapit sa binata pero dumistaan siya ito sa kanya. Pinagmukha mo akong tanga, Cassie. All this time, akala ko magkasabay natin na binubuo ang pangarap na gusto ko na mangyayari para sa ating dalawa. Alam mo na gusto ko na magkaanak. Ilang beses na natin pinag-usapan yan. Nasa tamang gulang na tayo para bumuo na isang pamilya. Hindi ba nangako ka pa sa akin? Ititigil mo ng paggamit ng pills. Pero ano to? Napatungo ang dalaga. Hindi niya magawang makasagot. Nangangata lang binti niya sa galit na ipinapakita sa kanya ng binata. Narinig niya na pinagsusuntok nito ang pinto. Napapapikit siya kasabay ng pagtulo ng luha sa pisngi niya. Pagkatapos ng ilang sandali ay narinig niya ang papalayong kotse nito. Cassie didn't mean to fool him. Oo, nangako siya sa nobyo na ititigil na niya paggamit ng pills dahil nakikita niya ang saya sa mata nito, ang saya sa mga ngiti nito at liwanag ng mukha nito tuwing pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Umaasa ito na mabubuntis siya, but something inside her was tapping her. Pakiramdam niya hindi pa siya handa para magbuntis. Kung papakasalan siya ni Damian ay walang kiyeme na papayag agad siya. Pero ang magkaroon ng anak, yun ang isang bagay na hindi pa siya sigurado kung kaya niyang panindigan. Ilang araw din niyang pinag-isipan ng husto kung ano ang dapat na gawin niya. She knew Damian is still mad at her. Hindi niya ito masisisi kahit siya ay galit sa sarili niya ng sandaling iyon. Subalit ang nangyari ay nangyari na. Wala na siyang magagawa kung hindi ang itama ang mali niya. Handa na siyang ibigay kung anong gusto nito. Napagtanto niya na sobrang mahal niya si Damian. Hindi niya kaya ang magalit ito sa kanya ng matagal. Halos lahat ng bagay ay ibinigay sa kanya ng binata. Ibinigay nito ang isang kaligayahan na kahit kailan ay hindi niya malilimutan. Ang pagmamahal na inaalay nito sa kanya ay walang kapantay. Nagkasala siya at dapat na bumawi siya sa pagkukulang niya sa nobyo. Ilang sandali pa ay nasa tapat na si Cassie ng kondo nito. Sa pagmamadali niya makaalis kanina, naiwan niya ang duplicate key. Nag-doorbell siya. Pagkatapos ng ilang segundo'y bumukas ang pinto. Gayon na lamang ang pagkalaglag ng panga niya nang bumungad sa kanya isang magandang babae. Gulo-gulo ang buhok nito at tila bagong gising. Nakilala agad niya ang malaking shirt na tanging saplot lang nito sa kanya. Pag-aari yun ni Damian. Sino ka? Maarteng tinaasan siya nito ng kilay. Excuse me. Hindi ba akong dapat na magtanong niyan sa'yo? Ibubuka pa lamang niya ang bibig para magsalita nang biglang sumulpot si Damian sa likod nito. He was half naked. Naka-boxers lamang ang nobyo. She could feel blood draining from her face. Lumaki siyang hindi mangmang, hindi bobo at walang alam sa kamunduhan. Sa itsura ng dalawa, hindi may tatanggi na minangyari sa mga ito. At hindi siya nagkakamali. Nakita niyang lumarawan sa mukha ni Damian ang pagkabigla. He looked completely guilty. Sa ekspresyon pa lamang ng mukha nito, tila inaamin na nito na totoong iniisip.
Tila isang bomba na sumabog ang isang realisasyon sa harapan niya. Ipinagpalit agad siya nito sa ibang babae. Kasi, namasa ang mga mata niya at sunod-sunod na pumatak ang luha sa pisngi niya. Muli nitong sinambit ang pangalan niya, subalit tumalikod na siya at mabilis na naglakad palayo sa lugar na iyon at palayo sa lalaking una niyang minahal. Ngunit mabilis naman siyang ipinagpalit sa iba. Ang pagmamahal sa kanya ay hindi nakakasakit sa kanya, ngunit ang pagtataksil sa kanya ay nakakasakit. End of prologue. Nagsalubong ang kilay ni Cassie at pinaganan niya ang lakas ng pandinig. Hindi niya alam kung nagkakamali lang ba siya nang naririnig o talagang nakakarinig siya ng mahina at pigil na ungol ng isang lalaki mula sa kanyang banyo. Hinanap niya si Emmanuel, ang 5 months boyfriend niya na isang negosyante. Kanina ay nandoon lamang ito sa sala ng bahay niya at nanonood ng Fast and the Furious 6. Fanatic ito ni Vin Diesel at napapansin niyang lately na nagiging bukang bibig nito ang naturang aktor. Lumabas lang siya saglit para mamalengke nang lulutuin niyang pang-ulam nila sa tanghalian. Tuwing Linggo kasi ay dumadalaw sa kanya ang nobyo at hindi naman niya ito pinipigilan. Sa totoo nga ay natutuwa pa siya dahil hindi na niya kailangan pang lumabas ng bahay kung sakali. Pero kahit hinahayaan niya itong pumunta sa bahay niya at magpaabot ng gabi, wala pang nangyayari sa kanila. Hindi ba niya alam kung bakit? Hindi niya rin alam kung siya ba o ito ang may problema. But she was still thankful na hindi pa siya nito ginagalaw o niyayaya na umabot sila sa bagay na yon. Dahil hindi pa rin siya handa kung kaya pa ba niyang ibigay ang sarili o kung may kakayanan pa siyang tumugon sa tawag ng pagnanasa. 2 years na siyang walang experience sa kama. Oo, may iba pang lalaki na naging nobyo niya bago niya makilala si Emmanuel Rojas. Pero kahit isa sa mga yon ay hindi pa siya nadala sa kanya. Well, except for one man. Agad niyang pinaalalahanan ng sarili na huwag nang isipin pa ang lalaking yon. Matagal na niyang ibinaon sa limot ang taong yon at pinwersa niya itong huwag alalahanin kapag may pagkakataon na sumasagi ito sa isip niya. Ipinatong niya sa lamesa sa kusina ang mga pinamalengke. Emmanuel? Walang tumugon. May ungol pa rin siyang naririnig. Saan ba talaga nang gagaling yun? Dinala siya ng pandinig niya sa tapat ng pinto ng banyo niya. Halos lumuwa ang mga mata niya nang mapagtanto na doon nga nang gagaling ang mga ungol na kanina pa niya naririnig. Natakpan niyang bibig upang pigilan ang pag-alpas ng marahas na singhap. Oh, Han, ang sarap niyan. Sige pa. Parang napaso ng apoy na napalayo si Emmanuel sa tapat ng pinto. Lumarawan ng gulat sa magandang mukha. Anong ginagawa niya sa loob ng banyo? Sinong kausap nito? Maya-maya ay bumukas ang pinto. Cassie? Lumarawan din ng gulat sa gwapong mukha ng nobyo. Pawisan ang mukha nito tila nanggaling sa matinding gera. Kanina ka pa ba dyan? Para may nakabara sa lalamunan niya at kinailangan niyang lumunok para mabura yun. Umiling siya. Hindi naman. Kararating ko lang and I was just about to use the CR. May problema ba? May panghihinala ang tingin na itinutok ang mata sa binata. Nag-iwas ito ng tingin. Ah, wala. Wala naman, babe. Umihi lang ako sa loob. Napansin niya na mahigpit ang hawak nito sa cellphone at parang tinatago mula sa naghihinala ang tingin niya. Okay, pati ba naman sa pag-ihi dala mo pa ang cellphone mo? Nagbibiro ang tono niya, pero seryosong tingin niya dito. Ah, nakasanayan ko lang naman yun, babe. Kinakabahang tumawa ito at pinatakan siya ng halik sa pisngi. Umangat ang kilay niya, kahina-hinala ang narinig niya dito sa loob ng banyo kanina. Oo nga't wala itong ibang kasama doon, pero ang kaalaman na dala nito ang cellphone sa loob ay nagbigay sa kanya ng idea na nagloloko ang nobyo. Pinilit niyang pawiin ang gumapang na kilabot sa katawan niya. Not again, gusto niyang tumawa ng pagak. Minsan na rin niya itong nahuling may katawagan sa cellphone ngunit pinili niyang ignorahin yun. That was 2 weeks ago. Nasa sinehan sila. Nanunood ng latest movie ni Tony Gonzaga. Saglit na nagpaalam ito sa kanya para pumunta sa restroom. Pero dumaan ang 10 minutes ay hindi pa ito bumabalik. Sinundan niya ang nobyo at lakas loob na pumasok sa men's room. At narinig ni Cassie ang boses nito mula sa isang cubicle na tila humahalinghing pa. Sariwa pa sa kanyang isipan ng alaala.
Pinili niyang huwag pansinin ang kanyang narinig at hindi humarap sa kanya. Iniisip na lang niya na napapahalinghing lang talaga ito kapag nasa momentum. But with what she heard from him today, ay may hinala siyang may kinalulokohan itong ibang babae. Napatiimbagang siyang bumalik sa kusina. Tinapunan niya na isang tingin si Emmanuel na matamang nanonood. Aalamin ko kung sino at anong kinalulokohan mo, Emmanuel. At kapag nalaman niya ang sekreto nito, makikipagkalas siya dito kaagad. Hindi siya magpapakamartir dahil sa isang lalaki. Baka naman nagkakamali ka lang ng hinala, komento ni Marga matapos niyang sabihin dito ang paghihinala sa nobyo. Matalik na kaibigan niya ang babae at siyang assistant niya sa pagpapatakbo ng kanyang bake shop. Isang dekada na rin mula nang itayo niya yon at paunlad ang negosyo niya. Dumadami na rin ang customer niya. Mistula kasing tahanan ni Barbie ang bake shop niya. Pinagcombine na kulay pink ang purple ang paarkong entrada. May nakasabit na red na gawa sa papel at may matabang duwende na lakabangs na nakatayo sa tabi ng pinto. Magarbo din ang loob ng shop nila dahil may dalawang fake chandeliers pa na nakasabit sa kisame. Talaga naman dinadagsa ng mga customers ang bake shop niya dahil sa ambience ng lugar. At lahat ng yun ay idea ng kaibigang si Marga. Mahilig kasi itong manood ng Barbie movies. Bumuga na hininga si Cassie. Hindi ko alam, Marga. Basta may tiwala ako sa nararamdaman ko. Nagloloko si Emmanuel. Sigurado ako doon. Eh bakit naman kasi hindi mo pa kumprontahin ng lintik? Kung nararamdaman mo na pala, dapat tinanong mo na din like, "Hey boy Fee, may number 2 ka pa ba?" Ganun. Pinukol niya na matalim na sulyap ang kaibigan. Kinakain itong isang hiwang cake bilang merienda nito. Okupado nilang dalawa ang isang mesa. Sa tingin mo ba madaling gawin yun? Mamaya baka lumabas pa akong walang tiwala sa kanya at inaakusahan ko siyang nagtataksil. That's my point. Kung may tiwala ka pala kay Emmanuel, hindi mo siya aakusahan na may ibang kinalulukuhang babae. She rolled her eyes. Oh my Marga, nakikinig ka ba talaga? Nakaligtaan mo ba yung part na sinabi ko na umuungol siya sa loob ng CR sa bahay ko? Oo na po, hindi po ako bingi. Pero kamalayan ba natin kung nanonood siya ng porn habang nagsiselfie sa CR? What? Wala sa mukha ng boyfriend ko nanonood ng porn. Halos umalingaw-ngaw na nga boses niya sa loob ng bake shop. For Christ's sake, Cassie, lower your voice. Pinagtitinginan na tayo ng tao, oh. Natigilan siya at pasimpleng iginalan tingin sa paligid. Marga was right. Pinagtitinginan na nga sila. Her cheeks burned in embarrassment. Okay, friend. Isa lang nakikita kong paraan para malaman mo kung tama ka ng hinala o nagkakamali ka lang. Ano yun? Sundan mo siya o pasundan mo? But it will be better kung ikaw mismo makakaalam ng kalokohan niyang nobyo mo. Keep on following him so that you will be aware of his extracurricular activities. Malay mo may ginagawa nga siyang kabalbalan. Pero kung wala naman, pwede ka na makatulog ng mahimbing. Tumayo siya at hindi nagkomento. Dapat nga sigurong gawin niya ang suggestion ng kaibigan para hindi na siya nanguhula sa totoong kinalulokohan ng nobyo niya. Nang gabing yun, ay pumunta si Cassie sa opisina ni Emmanuel. Ito ang nagmamay-ari ng Roas Constructions. Matanda lang siya dito ng 1 taon pero kung pagbabasehan ang mukha ng nobyo, ay mukhang nasa late 30s na ito. Nagkakilala lamang silang dalawa nang maging wedding coordinator siya na isa sa mga kasosyo ni Emmanuel sa trabaho. Bukod kasi sa pagkakaroon ng bake shop, pinasok na rin niya ang pagiging event planner 2 taon na nakakaraan. Nagsimula silang mag-date at hindi kalaunan ay niligawan siya ng binata. Hindi niya alam kung anong nakita niya kay Emmanuel at sinagot niya ito. Maybe because he was funny? Napapatawa siya nito sa mga conversation nila. Alam din ito kung anong mga bagay na nagpapasaya sa kanya tulad ng pamamasyal. Nadala na nga siya nito sa Tagaytay at Palawan. Hindi naman ito nagkulang sa pagiging nobyo niya. Ang kaso nga lang ay hindi siya sigurado kung nag-iisa lamang ba siyang nobyo nito. Hindi naman lingid sa kanya na may mga babaeng panayang habol dito at desperadang makuha ang atensyon nito. Guwapo naman kasi si Emmanuel. Malaki pa ang pangangatawan. Miss, nandiyan po ba si Emmanuel? Tanong niya sa sekretarya nito pagtapak niya sa opisina ng lalaki. Minsan kasi ay hating gabi na ito umuwi mula sa trabaho. Yes, her boyfriend was workaholic. I'm sorry, ma'am.
Kaalis lang po ni sir. Napakunot noo siya. Himala, ang aga namang umalis ng mokong na yun. Anong oras ba siya umalis? I think 3 or 4 minutes ago. Hindi niyo po ba nakasalubong sa ibaba? Umiling siya. Nagmamadali kasi ako makapunta dito sa office niya. Baka nakasalubong niya ang binata pero hindi lang niya napansin. Ngumiti siya sa babae at nagpaalam na. Mabilis na sumakay siya ng elevator. Baka maabutan pa niya ang lalaki. Saktong nasa parking lot na siya nang makita niya si Emmanuel. Hindi na ito naka-business suit. Simpleng light t-shirt at maong pants ang suot nito. He was also wearing a dark pink baseball cap. Kailan pa ito nahilig sa kulay pink? Sumakay ito sa sports car nito. Sinundan niya ang lalaki gamit ang sarili niyang kotse. Napansin niya na mabilis ang pagpapatakbo nito. And God, he even dare beat the red light. Tumigil ang sasakyan nito malapit sa isang motel. Hinintay niyang bumaba ito ng sasakyan at tinanaw kung saan ito magtutungo. Ang unang kutob niya ay papasok ito sa loob ng motel. Doon ito malamang katatagpuin ang kinalulokohan nitong babae. Ngunit nagkamali siya. Sa katabing building ito pumasok. Napakunot noo si Cassie. Ipinark niya ang kotse malayo sa kotse ng lalaki. Baka mapansin itong sasakyan niya pag bigla itong bumalik at mahuli siyang sinusundan ito. Kapag kuwan, ay sumunod na din siya sa nobyo. Ngunit, nasa entrada na siya ng naturang building nang harangin siya ng 2 bouncer. Ma'am, hindi po kayo pwede dito. Excuse me, maating sabi niya at tinasan ng kilay ang 2 lalaki. Kapwa malalaki ang katawan at animay gawa sa bato ang muscles na humahakab sa itim na uniform ng mga ito. At bakit naman hindi ako pwedeng pumasok dito? Babae kayo, ma'am, sagot ng isang lalaki na magaspang na pagmumuka. Eh kaya nga tinawag niyo akong ma'am, hindi ba? May lalaki bang ma'am? Basta hindi kayo pwede dito, ma'am. Bakit nga? Please enlighten me. Hindi siya sinagot ng mga ito. Bagkos pinagtuunan ng pansin na isang grupo ng mga bakla, napanganga siya na papasukin ng 2 bouncer ang mga yon. Walang hassle. You mean, pinapasok yung mga Becky tapos ikaw hindi? Ganun na nga. Ewan ko ba naman kung anong problema nila sa akin? Kung harangin nila ako, para bang ban sa lugar na yun ng babaeng katulad ko, Marga? Nakakairita! Mainit ang ulo na sabi ni Cassie habang minomorder na yata sa hiwa ang cake sa harapan niya. Kinuwento niya sa kaibigan ang nangyari kagabi, lalo na ang kabiguan niya na makapasok sa paraiso ni Adan. Yun ang pangalan ng building na pinasukan kahapon ng dalaga. Napagalaman niya na isa yung bar at mas lalo na pukaw ang kuryosidad niya nang malaman kung anong ginagawa doon ni Emmanuel. Eh baka hindi naman talaga pwede doon ang mga babae. Pangalan pa lang, parang lugar lang yun para sa mga Adan. Marahas na bumuga siya ng hangin at humalakip-kip. Malakas ang pakiramdam ko na may tinatago talaga sa kanya si Emmanuel. Kung ano man yun, gusto kong malaman. At ano naman ang gagawin mo kapag nalaman mo na may ginagawa ang kabulustugan niyang boyfriend mo? Hihiwalayan mo? Of course! Hindi ako magpapakamartir kapag nalaman kong niloloko ako ng hudas na yun, no? Kinuha niyang mataas na baso ng soft drinks sa mesa at uminom. Mamaya ay susundan ulit niya si Emmanuel sa kung saan ulit ito pupunta. Kung kailangan niya itong sundan gabi-gabi, ay gagawin niya. Malaman lang kung anong tinatago nito. Alam mo kasi, sa tingin ko, maganda kung hihiwalayin mo na lang yang si Emmanuel. Isa lang kasi napapansin ko, hindi healthy ang relationship niyo. I mean, oo nga at madalas kayong nakikita. Pero sa loob ng 5 buwan na magnobyo at nobya kayo, hindi niyo pa rin kilala ang isa't isa. Wala ka pang tiwala sa kanya at parang hindi rin siya faithful sa'yo. A relationship without trust and faithfulness doesn't have a good future. Kapag wala talaga nun sa relationship, wala talagang forever. Umismid si Cassie. Wala naman talagang forever. Usually naghihiwalay din mga magkarelasyon kahit gaano pa sila katagal. She felt a lump in her throat. Lumitaw ang imahe ng isang lalaki. Nakangiti ang asul ng mga mata nito at nagniningning sa kapilyuhan. Gusto niyang tumawan ng pagak. Bakit kaya ganun ang life? Kapag may ayaw kang alalahanin, pilit mo pa rin naaalala yun. Kahit na anong paglimot ang gawin. Lalo na kapag isang taong yun na gusto mo nang burahin sa isip mo. Kahit matagal na ang huling makita, tila magiging kahapon lang mula na makilala mo. Just like the domino effect. Kapag may isang naungkat, sunod-sunod na yun.
Para nagiging bangungot yun sa kanya na ayaw siyang tantanan. Nag-init ang mga mata niya sa pagkakaalala sa partikular na mukha ng isang lalaki. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya matamang nakatitig sa kanya ang kaibigan. Kahit hindi niya sabihin kung sino at anong nasa isip niya, she knew her friend knows. Mahigit 2 dekada na silang magkaibigan at kilalang-kilala nila ang isa't isa. Malungkot na ngumiti si Marga. I know, I understand what you're feeling right now. Makakabuti kung iiwasan mo na isipin siya. Tumango siya. Pumunta kang isang butil ng luha sa pisngi niya. Damn, she hate herself now. Bakit ba kahit alam niya na kapag move on na siya ay apektado pa rin ang damdamin niya pagdating sa lalaking yun? Matagal na itong borado sa buhay niya. Muli siyang bumuga ng hangin. Oh my Marga, I can't help it. May iba na akong mahal. I have Emmanuel now. Pero bakit ganun? Kapag naiisip ko siya, masakit pa rin. Hanggang kailan ba ako magdudusa? Umiiyak na siya. Nilapitan siya ng kaibigan at mahigpit na niyakap. Hindi ito nagbigay ng komento at ang tanging ginawa ay hinaplos lang ang likod niya. Paraan upang mapagaan kahit papaano ang sakit sa puso niya. Mayroon pa bang gamot para sa isang malalim na sugat sa puso? Dahil yun ang kailangan niya. Isang gamot na makakapagpalimot sa kanya ng sugat ng kahapon. She was probably the craziest woman alive at the moment. Nagpaskil si Cassie ng malanding ngiti sa labi. Ngiting kadalasan ay sa mga beke sa kamay nila ang makikita. Sinunod lang naman niya ang idea ng kerengkeng na kaibigan. Kung desperado na daw talaga siyang makapasok sa paraiso ni Adan, gampanan niya ang role ng isang binabaing naghahanap ng ligaya mula sa isang makisig na lalaki. Noong una hindi siya pumayag, kung hindi lamang sinabi ni Marga na yun lang ang nakikita nitong paraan para malaman niya yung tinatago ng nobyo niya ay baka sabunutan niya ito. Naisip niya bakit nagawa ng mga beki na makapasok agad sa naturang bar. Kung magpapanggap siyang beki, ibig sabihin makakapasok din siya doon? Walang keme na sinunod na niya ang suggestion ng kaibigan. Dahil may alam naman ito sa cosmetics, ito na rin nag-makeup sa kanya. Susmi! Kung makikita lang siguro siya ng mga magulang niya ngayon, ay baka bumangon ng mga ito sa hukay. Ang kapal naman kasi ng makeup niya at nagmukha nga siyang bakla. Napangiwi siya na muntikan na siyang matapilok, hindi siya sanay magsuot ng high heels. Kaya hindi nakakapagtaka kung malaki ang tsansa na matapilok dahil sa 7-inch high heels na suot niya. Pinagtitinginan din siya ng mga taong nakakasalubong niya sa daan. Why not? She was wearing a small black dress. Halos makita ng hindi dapat makita sa kanya. Kapag pumalpak siya doon, paniguradong makukurot niya sa singit si Marga. Ito kasi ang nag-insist na magsuot siya ng ganong kaiksing dress. Kinakabahan si Cassie habang kumikending na humakbang patungo sa entrance na naturang bar. Nakahinga siya na maluwag nang hindi siya harangin ng mga bouncer. Finally, nakapasok din siya. It only means effective talagang suggestion ni Marga. Napangiti si Cassandra. Pagpasok niya sa bar ay sinalubong siya ng malilikot na disco lights at pinaghalong ingay ng mga customer at music na nagmumula sa sound system. Napanguwi siya. In her 30 years existence, hindi pa siya nakakapasok sa ganung klase ng lugar. Ngayon pa lang, kahit pa noong nobyo niya si Dami, automatiko natigilan siya. Sa loob ng 3 taon, ipinangako niya sa sarili na hindi na ulit niya babanggitin o isasagi sa isip ang pangalan ng lalaking yun. Nakapag-move on na siya. Wala nang saysay pa upang alalahanin niya ang dating nobyo. Bawat takbang niya ay may napapatingin sa kanya sa lugar na yun. Parang narinig pa niya isang bakla na tinanong ang kausap nito kung sino siya at kung bakit ngayon lang siya nito nakita. Lihim na umangat ang kilay niya. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko ay napakaganda niya para sa isang bakla. Of course, she was Cassandra de Silva. She's half Spanish and half Filipino. Kahit sino napapatingin kapag siya na ang dumadaan. Ang problema nga lang niya, 30 na siya, hindi pa rin nadadagdagan ang laki ng dibdib niya. Natatandaan pa niya hanggang ngayon na baby bra ang gamit niya mula grade 6 hanggang noong nagkolehiyo siya. Yun ang pinakamatinding insecurity niya noon. Ngayon hindi na, mabuti na lamang at nauso ang gel padded bra. Iginala niyang tingin sa paligid, hinahanap ng tingin si Emmanuel. Ano ang gagawin ng mokong na yun sa bar na katulad ng paraiso ni Adan? Wala namang babae siyang nakikita. In fact, puro mga binabae ang nakikita niya at mga matitipuno at gwapong lalaki na halos magpakita na ng hinaharap.
Tumigil ang mata niya sa isang pamilyar na mukha. Gayon na lamang ang pagkawala ng kulay sa mukha niya na makita kung sino yun. Diyos kong mahabaging langit, anong nangyayari sa Earth? Sino kaya ang nakita ni Cassie sa loob ng bar na yon? Ano ang matutuklasan niya sa nobyo? Sino kaya ang binatang muling makikita niya na ikakagulat pa ng dalaga? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.